coisa de siya yung typical of winter melon. At ng Perlula is the best. Ganun kasarap. Hey, what's up you guys? Jeff Poy and welcome back to my channel. And for today's video guys, as you can see nga sa title and dito sa harapan ko is magre-review tayo ng King and Queen Milk Tea. Itong King and Queen Milk Tea pala guys is ano, buy one take one siya forever. So, every time na bibili kayo doon, pwede kang bumili ng 4 piece lang, pero pwede ka rin mag-avail ng buy one take one nila. Tapos kung ano yung mas mataas na price, yun yung babayaran mo. Tapos guys, itong mga itong King and Queen Milk Tea is nabili ko to malapit lang dito sa amin sa Molina Town Center. And meron din tong mga iba-ibang branches sa BF, yung kay Malayu, yung sa BF. Tapos alam ko meron din sa Manila, ganun. So, i-check nyo lang sila. Meron din sila sa Grab and Foodpanda. Yun. May mga ganun din silang milk tea. So, i-check nyo lang doon guys yung milk tea na gusto nyo. Katulad nito, meron tayong dito honeydew, meron tayong kingdom brown sugar, meron tayong winter melon, Okinawa, tapos kingdom cheesecake, at saka dark chocolate. So, itong lahat to guys, itong mga i-review ko is bestseller to, lahat to. Itong 6 to is bestseller siya ng milk tea. Meron din silang mga fruit tea, pero ang in-order ko kasi is lahat ng bestseller na milk tea. So, taste test na natin siya. Without further ado, let's get started. So guys, ang una natin iti-taste test itong honeydew at saka brown sugar. So, tingnan natin kung ano yung masasarap sa kanila or if parehas silang masarap. Kasi, balita ko, masarap naman daw siya parehas, pero syempre may iba silang pagkalasa, di ba? So, unahin na natin itong honeydew. Itong honeydew is, as you can see, malamig po siya, no? Tapos yung pearl niya kasi ano. Tapos sabi pala ni kuya, pinagbilang ko neto, is i-shake daw siya 17 times before niya inumin. So, shake natin. Dapat yung, ano, yung pearl is bumaba para mas lasa siya, no? At ayaw niya bumaba. Ewan ko kung bakit ayaw niya. Itong brown sugar bumaba na. Brown sugar. Okay guys, so titikman na natin itong honeydew. Yung honeydew kasi hindi ayaw bumaba ng pinaka-pearl niya. Hindi ko alam bakit. But yung ano yung brown sugar is humalo naman siya agad. Pero itong honeydew is ayaw. So, let's taste it na. Okay yung lasa niya, hindi lasang-lasa yung tea. Yun ang pagkagusto ko sa kanya, hindi lasa-lasa tea. Kasi ako, ano, personally, hindi ko gusto yung masyado yung mati na lasa. Yung pag nag-milk tea ako is, lasang-lasa ko yung tea. Mas gusto ko pa rin, medyo milky siya. So, masarap naman to. Pero, hindi ito yung tea kong milk tea na bibiling ko lagi. Kasi medyo nakakaumay siya. Pero, masarap siya. Lalo na yung pearl, sobrang lambot. Yun ang the best. So, next naman natin is itong Kingdom Brown Sugar. So let's. Itong sarap. Yung lasa niya guys, para siyang winter melon. Para siyang winter melon na may pagka-twist ng onte. Ganun. Sarap. Tsaka, as of now, itong dalawa na titikman ko, lasang-lasa siyang milk. Hindi siya yung parang lasang-lasang tea. Kasi kung yung taong tipong tao na ayaw niya ng mati kahit nag-milk tea kayo, pwede to. Sarap. Ito sa dalawa, okay naman siya. Ito okay naman sa akin itong dalawa, pero mas angat sa akin itong brown sugar. So, dito. Okay guys, ang pangalawa naman nating titikman is itong Kingdom Cheesecake at saka itong Dark Chocolate. So, itong dalawa is parang ano lang sila, same lang sila ng ano ng price, I think. Ay, hindi. Ang Dark Chocolate is $140 and then itong Kingdom Cheesecake is $160. So,
Let's taste it. So, taste na natin. Sana masarap rin siya. Ay, hindi ko nahalo. Ito na haluin natin ito. Oops! Ito yung cheesecake and then ito yung dark chocolate. Ganan natin tong Kingdom Cheesecake. Sarap! Sarap nitong cheesecake! Tinilig ako sa lasa niya, sarap. No? Sobrang creamy niya, sobrang yung cream cheese niya, si lasang lasa talaga. Pero, mayroon pa rin siyang lasang tea, matitaste mo siya sa dulo. May pagkalasa siyang tea, pero okay to. Sarap, promise. Kasi masarap talaga, diba yung mga cream cheese pag sa milk tea, masarap siya. Sarap. Okay. Mamaya niya kasi baka mamaya maano natin, marami pa tayong titikman. As ito naman, pang-apat natin titikman is itong dark chocolate. So, shake muna ulit. Yan na natin. Okay, etong dark chocolate is, for me, hindi ko siya trip. Lasa siyang, may pagkalasa siyang Ovaltine, but at the same time is, lasa-lasa for me yung tea. Hindi ko, yun nga, diba kasi guys, hindi ako may rinusado sa pag ano, nag-milk tea, lasa-lasa yung tea. Pero etong dark chocolate, lasa siyang Ovaltine. Alam niyo yung lasa ng Ovaltine, yun. Yun yung lasa niya, but hindi ko gusto yung pagka-chocolate niya. Sobrang, kasi nga dark chocolate, so siguro medyo matapang siya for me. Kasi hindi ako mahilig sa mga matatapang na chocolate. So, yun, hindi ko siya masyadong bet. So, for these two, mas gusto ko yung cream cheese. Yan. So, the winner is cream cheese. So, next na tayo. So, guys, ang pangatlo naman nating titikman is itong dalawa na to. Itong winter melon at saka itong Okinawa. Itong last two na to kasi 'di ba 6 yung best seller nila. So ito na yung last two na titikman natin. Itong winter melon and Okinawa is sobrang common niya sa mga milk tea. So kung hindi ako nagkakamali, lahat halos ng tao is umiinom ng winter melons pagdating sa milk tea. And Okinawa is sobrang common din siya sa milk tea. So tikman natin sila parehas. Kaya pinagsama ko to kasi 'yun, masarap kasi itong dalawa. So tikman na natin. So, itong winter melon. Okay. Okay. Itong winter melon, guys, is hindi siya yung typical na winter melon. I think lahat naman tayo is nakatikim na ng winter melon sa iba't ibang klaseng milk tea shop. But, itong milk tea nila ng King and Queen Milk Tea is hindi siya winter melon lasang winter melon na typical. Kakaiba siyang winter melon. Although, masarap naman, pero iba siyang winter melon. Siguro kasi, sinasabi ko to kasi baka mamaya bumili kayo tapos inaasahan nyo yung winter melon na matitikman nyo is yung parang natitikman nyo sa ibang milk tea shop. So itong winter melon sa King and Queen Milk Tea is iba siya, iba yung lasa niya. Masarap naman pero lasang-lasa rin yung tea. So next naman natin is itong Okinawa. So tikman na natin Okinawa.
Okay. Yung kinawa niya is as is. Okinawa. Dito ang lasa ng mga Okinawa talaga sa ibang milk tea shop. So, nothing special naman. Same lang sa mga ibang milk tea shop yung Okinawa nila. But, ang masasabi ko talaga, lahat ng pearl nila is the best. Malambot at medyo tamis-tamis. Kaya masarap talaga yung milk tea nila. So, good sa akin to. Ito pero sa dalawang nito, ang pipiliin kong dalawa is, halos kasi same lang sila eh. Halos same lang sila talaga ng performance, ganun. So, I think ang ipipiliin ko dito is itong Okinawa. Ito kasing winter melon is hindi ito yung inaasahan kong winter melon pag nalasa pagdating sa winter melon. Kasi diba sa ibang milk tea shop, hindi ganito. Iba talaga yung lasa niya. Pero masarap, don't get me wrong, pero masarap to. Yun nga lang, if kakaiba yung pagka winter melon nito at medyo lasang-lasa talaga yun. Okay guys, is ang final decision ko sa lahat na sa anim na bestseller nila, ang pinakamasarap sa akin, for me, is itong cream cheese, itong Kingdom cream cheese nila. Kasi Kingdom cream cheese guys, is parang kakaiba talaga yung lasa niya, as in yung cream cheese is lasang-lasa mo, and then yung pagka-melt niya is talaga nangingibabo yung milk kesa sa tea, kasi yun yung pinakagusto ko eh, as for me lang naman, yun ang pinakagusto ko. So, kung may masasuggest ako pag bumili kayo sa King and Queen Milk Tea na bestseller, ang piliin nyo is yung cream cheese. Sobrang sarap niya. Tapos, ang pinakaayaw ko dito siguro yung winter melon. Yung winter melon kasi, yun nga, sabi ko kanina, hindi siya ganun na winter melon na inaasahan ko. And then, alam mo yun, pag winter melon kasi parang nakafix ka na sa kung anong gusto mo malasahan sa kanya. And then, itong winter melon nila is hindi ganun gusto for me. On my own preference, hindi ko siya gusto. So, lahat naman ng milk tea nila na bestseller nila is okay naman na ginawa nilang bestseller doon. Especially itong cream cheese kasi sobrang sarap talaga niya and highly recommend talaga itong ano, cream cheese na to. So, tikman ulit natin, no? Tapos guys, ito pala, pipili tayo ng top 3 na pwede nyo mabili dito. Or top 2 na lang kasi buy one take one siya. So pag bibili kayo is yung isa lang babayaran nyo and then yung isa pay na yon. So pipili tayo ng dalawang pwede nyo order dito. So I think pag umorder kayo sa King and Queen Milk Tea is ang orderin nyo is syempre itong cream cheese. Isa na yung orderin nyo. Yung isang cream cheese na yan. And then ang isa pa is itong brown sugar. Yan. Kasi itong dalawa na tong for me na nangibabaw kasi kakaiba yung lasa nila and then sobrang creamy and milky talaga siya. Yun yung pinakagusto ko pagdating sa milk tea kasi pag nag-milk tea ako, hindi ko naman gusto talaga malasahan yung tea. Pero kumbaga yung gusto ko pa rin milk talaga yung pinakalasa niya kasi diba, ang sarap ng gatas. So, yun. Kaya itong kung papabiling ko kaya ng dalawa kasi diba buy one take one. So itong dalawa yung papapiling ko. Itong cream cheese and then itong brown sugar. Kasi sobrang the best yung lasa nila and then kakaiba sila pagdating sa ibang milk tea shop. Kasi yung iba, masarap naman yung iba pero yun, medyo common and then natitikman naman natin sa ibang milk tea. Pero itong sa Queen and Queen Milk Tea, parang ito talaga yung binaka bestseller nila for me. Kasi ito talaga yung kakaiba yung lasa. So, thumbs up sa akin pa. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, ito na yung 6 na bestseller ng King and Queen Milk Tea. Ito yung mga shinare ko sa inyo kasi, ano, gusto ko i-share sa inyo yung mga bestseller lang. Kasi, di ba, kumbaga, pag umorder tayo doon, parang pitingnan mo doon is yung bestseller, di ba, yun ang order mo. So, kaya yun yung mga shinare ko sa inyo. As of now, yun nga, yung cream cheese yung naano ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And click the notification bell para lagi kayo updated pag meron akong bagong video. Bye guys! Love you all!